Ang paru-paro ay isa sa mga pinakamaganda at kasiyasiyang bahagi ng kalikasan. Ang mga ito ay natatangi at nakakabighani kung kaya't ang makakita ng isang paru-paro na kumikislap sa paligid ay maaaring pasiglahin ito. Para sa maraming tao, ang mga paru-paro mismo ay kahanga-hanga at simbolikong mga insekto na nagpapadala ng makapangyarihang mga visual na mensahe sa pamamagitan ng mga banal na puwersa. Ang mga ito ay nagdadala hindi lamang ng isang espiritual na kahulugan kundi nagdadala din ng mga mensahe. Ating alamin ang mga simbolikong kahulugan ng iba't ibang kulay ng paru-paro. Ang paru-paro ay isang metaphor at simbolo ng pagbabago sa maraming kultura. Ang kanilang paglalakbay mula sa caterpillar stage hanggang sa cocoon at pagkatapos ay isang mature na masasayang nilalang ay katulad ng paglalakbay ng isang tao, lalo na sa isang espiritual na antas. Red butterfly meaning, sa sikolohiya ng kulay, ang kulay pula ay sumisimbolo sa pagsinta, sensualidad, at dominasyon. Sa ilang kultura, ang mga pulang paru-paro ay nagpapahiwatig ng masamang palatandaan, galit, at ang pagkakita sa isa ay nangangahulugan na dapat kang maging maingat. Naniniwala ang isang Korean superstition na ang mga pulang paru-paro ay masama, ang isang tao ay maaaring mabulag o magkaroon ng iba pang mga problema sa paningin kung hinawakan mo ang isa. Mayroon ding isang paniniwala sa Inglaterra na nag-uugnay ng mga pulang paru-paro sa mga kaluluwa ng mga mangkukulam at masasamang nilalang. Sa kabaligtaran, ang ilang mga katutubong Amerikano ay naniniwala na ang pulang paru-paro ay sumisimbolo sa pagmamahalan, pagsinta, at isang makapangyarihang espiritu. Kapansin-pansin din ng mga pulang paru-paro. Naniniwala ang ilan na ang makakita ng pulang paru-paro sa simula ng taon ay nangangahulugan na ang isang tao ay magiging malusog at masaya sa buong taon. Brown butterfly meaning, brown ang kulay ng lupa, na maaaring ipaliwanag kung bakit marami ang naniniwala na ang brown na paru-paro ay sumisimbolo sa isang bagong simula. Ang kayumanggi ay isang karaniwang kulay ng paru-paro, at maaari itong maging isang nangingibabaw o base na kulay. Gayunpaman, ang mga brown na paru-paro ay maaaring mahirap makita dahil ang kulay ay madaling mag-camouflage o maghalo sa iba pang mga kulay. Itinuturing sila ng ilan bilang mga tagapagdala ng mahahalagang mensahe mula sa daigdig ng mga espiritu o langit, isang intervensyon ng Diyos. Yellow butterfly meaning, ang yellow na paru-paro ay may iba't ibang kahulugan depende sa kultura. Sa lipunang kanluranin, ang dilaw na paru-paro ay pinaniniwalaang nagdudulot ng kaligayahan, kagalakan, at pagkamalikhain. Ang maliwanag na maaraw na hitsura nito ay isang anunsyo na ang isang bagay na masaya at kamangha-mangha ay malapit sa amin. Sa kabila ng kanilang maliwanag na hitsura, ang mga dilaw na paru-paro ay nauugnay sa mga negatibong palatandaan tulad ng katapusan, panganib, at malas sa ilang kultura. Orange butterfly meaning, bilang isang panandaliang kagandahan, ang mga orange na paru-paro ay may mas maikling buhay kumpara sa iba pang mga kulay ng paru-paro. Ito ay may kinalaman sa kanilang maliwanag na hitsura dahil hindi sila madaling magbalat kayo o magtago mula sa mga mandaragit. Ang mga orange na paru-paro ay nagpapahiwatig ng pagtuon at pagnanasa sa iyong mga layunin sa buhay. Ang makakita ng isa, tulad ng monarch na paru-paro, ay maaaring isang mensahe na nagpapaalala sa iyo ng iyong layunin, lalo na sa isang punto kung saan ikaw ay nagambala. Ang mga insektong ito na may maliwanag na kulay ay nauugnay din sa pagpapagaling, pagsinta, at pagiging agresibo. Blue butterfly meaning, ang mga asul na paru-paro ay napakaganda ngunit bihira. Ang pagkakita ng isa, gaya ng majestic na morpho butterfly, ay pinaniniwala ang tanda ng isang magandang tanda, isang mensahe ng kagalakan at kapalaran. Ang ilang mga tao ay naniniwala din na ito ay isang simbolo ng karangalan at maharlika. Gayunpaman, binibigyang kahulugan ng ilan ang mga asul na paru-paro bilang mga mapanlinlang at malisyosong espiritu. Ang mga asul na paru-paro ay sumasagisag din sa paglipas ng panahon at pagbabago. Itinuturing ng ilan ang asul na paru-paro bilang isang tagapagbigay ng hiling, kaya ang pagkakita nito ay isang senyales na ang isang hiling na iyong ginawa ay matutupad. Green butterfly meaning, ang mga green butterflies ay tanda ng tagumpay, kayamanan, at kasaganaan. Ang simbolismong ito ay dahil sa pagkakaugnay ng berde sa pera sa Amerika. Gayun din, naniniwala ang mga Chino na ang berde ay tanda ng magandang kapalaran. Kaya't kung lumilipad ang isang berdeng paru-paro sa iyong paningin, nangangahulugan ito na malapit ka ng kumita ng pera.
Ang berde ay nauugnay din sa paglaki at pagiging bago, at ang mga berdeng paru-paro ay maaari ding kumatawan sa isang umuunlad na karera, mga relasyon, at iba pa. Gray butterfly meaning, kadalasan, pinagsasama ng mga gray butterflies ang iba pang mga kulay tulad ng dilaw at asul. Ang gray butterfly ay maaaring kumatawan sa kalungkutan, pakiramdam ng hindi pagiging karapat-dapat, at paghihiwalay. Ang pagkakita sa isa ay maaaring isang senyales na ang isang masamang kaganapan ay paparating na. Gayunpaman, huwag mag-overthink kapag may bumisita sa iyo dahil ang mga gray butterfly, tulad ng iba pang kulay ng paru-paro, ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Black butterfly meaning, ang isang itim na paru-paro o isang paru-paro na may mga kilalang itim na marka ay kadalasang itinuturing na isang itim na tanda. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang senyales na ang wakas o masamang balita ay darating. Ito ay maaaring nagmula sa mga katangiang nauugnay sa mismong kulay na itim. Samantala, nakikita ng marami ang itim na paru-paro bilang tanda ng pag-asa, mahabang buhay, at positibong pagbabago, ang dilim bago ang liwanag. Ang pagharap sa isang itim na paru-paro ay maaaring isang senyales upang maging mas kumpiyansa at mas maipahayag ang iyong kakayahan upang maabot ang yugtong gusto mo. White butterfly meaning, bagamat ang mga puting paru-paro ay hindi kasing kulay ng ibang mga paru-paro, pareho silang namumukod-tangi. Ang kanilang dalisay na ningning at kaselanan ay ginagawa silang parang anghel. Ang puting paru-paro ay nagdadala ng malalim na espiritual na kahulugan at kumakatawan sa kadalisayan, swerte, at kapayapaan. Ang pagkakita sa isang puting paru-paro ay maaaring magdala ng espiritual na paggising, kapayapaan at tiwala, at iba pang kaaya-ayang emosyon. Ang mga puting paru-paro ay pinaniniwalaan ding tanda ng swerte. Madalas na lumilitaw ang mga ito kung saan mataas ang enerhiya, at naniniwala ang mga katutubong Amerikano na ang pagkakita ng mga puting paru-paro ay isang senyales na darating ang tag-araw. Dagdag kaalaman mga ka-RK. Alam mo ba, na ang mga pakpak ng butterfly ay talagang malinaw. Ang mga pakpak na ito ay may mga maliliit na kaliskis na nagpapakita ng iba't ibang kulay, at iyan ang nakikita mo. Mayroong 20,000 species ng butterflies, marami sa mga ito ay nasa rainforest ng Amazon, at ibinahagi ang mga ito sa buong mundo maliban sa Antarctica. Ang isa sa mga pinakamalaking butterflies ay ang giganteng swallowtail butterfly, na may isang pakpak ng 4-7 pulgada. Ang mga paru-paro ay hindi nabubuhay ng matagal. Ang mga magagandang nilalang na iyon ay hindi nabubuhay ng higit sa ilang linggo lamang. Mayroon silang average na tagal ng buhay na 3-4 linggo, kaya ang butterfly na nakita mo sa iyong hardin noong isang buwan ay maaaring hindi na muling lumitaw. Ang mga paru-paro ay tumitikim gamit ang kanilang mga paa dahil doon matatagpuan ang kanilang panlasa na receptor. Sa kabila ng pagiging short-sighted, nakikita ng mga butterflies ang malawak na hanay ng mga kulay ng ultraviolet na hindi nakikita ng mata ng tao. Maaaring itiklop ng mga paru-paro ang kanilang mga pakpak upang maghalo sa background kapag gusto nilang gawing hindi nakikita ng mga mandaragit ang kanilang mga sarili. Minsan, nagsusuot sila ng buong spectrum ng mga kulay upang takutin ang mga mandaragit. Ang mga paru-paro ay hindi maaaring lumipad sa temperaturang mas mababa sa 55 degrees Fahrenheit dahil hindi nila makontrol ang temperatura ng kanilang dugo. Kapag malamig, halos hindi mo sila makikita sa paligid. Ang mga paru-paro ay hindi maaaring umuya ng solid dahil ang kanilang mga bibig ay binago lamang para sa isang likidong jeta, kadalasang nectar. Ipinapalagay ng marami na ang mga paru-paro ay may 2 pakpak, ngunit mayroon silang 4. Kapag lumipad sila, ang 4 na pakpak ay gumagalaw pataas at pababa. Nakukuha ng mga paru-paro ang kanilang mga mineral sa pamamagitan ng pag-inom ng puddles dahil hindi sapat ang pamumuhay sa nectar lamang. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell for more. Thanks for watching!